Mga kabunyog, mga kababayan, sa ating komentaryo ngayon, pagtalakay ng mainit na isyu at kaganapan na may kaugnayan sa China to West Philippine Sea. Ito, ang dami ng mga Chinese students sa Cagayan, nakakaalarma. Yan mga kabunyog, ano? Itong ang tinutukoy nating Cagayan, ito yung hindi po ito yung Cagayan de Oro sa Mindanao. Ito yung Cagayan dito sa Cagayan Valley, probinsya ng Cagayan. Bahagi po ng Northern Luzon. Strategic po o estratehiko ang Cagayan dahil nakaharap po yan sa West Philippine Sea, ang Cagayan. At mayroong dalawang EDCA sites dyan. May dalawang EDCA sites dyan ang US na pinayagan ng Pilipinas. Talagang pinapalakas dyan ang depensa sa bahagi na yan kasi ang Northern Luzon, yung Ilocos, yung Batanes, yung pati yung Cagayan Valley Region, kasama na ang Cagayan, Isabela, ano yan eh, importante yan sa depensa natin sa West Philippine Sea, kaugnay sa problema natin sa China. Ay ngayon, ang lumalabas, napakarami daw ng mga Chinese students sa kolehiyo sa Cagayan. Ha? So, naaalarma ang AFP dito. Naaalarma. Nakakaalarma kasi bakit napakarami ng estudya ng Chinese students doon sa Cagayan? At bakit Cagayan? Eh, tulad nga ng na-discuss natin, ang Cagayan, importante kasi strategic ang estratehiko ang lugar niya sa usapin ng ating depensa kontra sa China. Pagdating sa issue ng West Philippine Sea, napaka-importante ng Cagayan. Pareho ng Isabela, kakatabi po yan. Batanes, ano mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang nakapag-ano ngayon, ang nakaka-alarma at ang nakakabahala, bakit napakarami ng Chinese students sa Cagayan? Ang mga estudyanteng ito, syempre pag mga estudyante, mga ano yan eh, mga 20 years old, 25 years old to 30 years old. Ayan yung mga edad ng mga nagsusundalo eh. Eh kahapon lang diniskus natin, doon naman sa Palawan may nahuli namang Chinese nationals ang gamit naman nila retirement resident visa. Ang dapat na binibigyan ng retirement resident visa yung mga ano eh, mga magre-retire na, ibig sabihin senior citizens ng ibang bansa. Pero ito, yung gumagamit ng retirement resident visa na nahuhuli sa Palawan, mga 35 years old na Chinese. So, parang sunod-sunod ang mga nakakaalarmang kaganapan sa ating bayan. At ito ngang sa Cagayan ngayon, ito ang isa sa mga latest na kaganapan. Panoorin muna natin ang mga balita tapos magpatuloy tayo ng ating pagbibigay ng komentaryo. Iimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines Katuwang ang Philippine National Police sa napaulat na paglobo ng bilang ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Nagbabalik si Patrick De Jesus. Sinisiyasat na ng Armed Forces of the Philippines ang ulat ng umano'y biglang pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa probinsya ng Cagayan. Sa Kamara, isang resolusyon ang inihain ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara upang magsagawa ng investigasyon sa anyay nakakabahalang pagdagsa ng mga Chinese sa probinsya. Ang AFP iimbestigahan kung may kahinahinalang aktibidad ng mga dayuhan lalo't mayroong dalawang EDCA sites sa Cagayan. Any report, we take it seriously. So whatever it is na basta meron po sir any report na yan, either a subdivision, a school, or any presence, of course we do our background investigation to that. And syempre kung ano po yung area na involved doon, then they will be the ones to react on it accordingly and they will be giving their yung kung ano po yung kaukulang recommendations on how to go about it. Makikipag-ugnayan din ng AFP sa PNP. Sa ngayon naman, ayon sa pulisya, walang naiulat sa kanila na may illegal na aktibidad na namonitor sa mga dayuhan sa probinsya. Ang PNP po naman, bahagi naman po ng trabaho po ng PNP ay to enforce the law. As per the PD, Cagayan po, they haven't received any complaint with respect to the foreign students temporarily residing in Cagayan po. So, ang ano dito kasi mga kabunyog, bakit Cagayan? Kumbaga, kung mag-aaral yan sa Pilipinas, yung mga foreign students na yan, bakit Cagayan? Bakit mga Chinese?
Kumbaga, kung mga foreign students mag-aaral sa Pilipinas, eh mag-aaral sila sa Manila. Sa NCR, sa National Capital Region, hindi sa probinsya. Bakit Cagayan ang napili? Bakit mga Chinese? Bakit may ano, sabi nga sa report, may paglubo. Ibig sabihin, unusual yung paglaki ng bilang. Kaya ano ito eh, hindi ito simple itong mga nangyayaring ito. Parang kung titingnan natin, iba-iba ang modus o discarding ginagawa ng China para mapenetrate ang buong bansa eh. Yung paggamit ng mga pogos, yung paggamit ng actually may recruitment ng mga security military analysts, nagre-recruit. Kunwari, yung nagre-recruit na companies ay mga European at North American. Pero yung pala, hindi. Chinese pala yun. Nire-recruit yung mga retired at active military officers natin. Tapos may mga subdivisions. Nabalita na yan na maraming mga subdivisions, may mga nakatira doon, mga Chinese, na wala namang mga negosyo. Kaya pinagdududahan ang mga ito, sleeper cells. Nung isang araw dito sa amin sa Bicol, inabando ng Chinese speedboat sa bayan ng Vinson sa Camarines Norte. Pagkatapos ito na nga, mga estudyante sa Cagayan, Chinese students, lumulubo ang bilang, biglang dumadami. Ngayon, mayroon kasing local official ng Cagayan na malapit sa China. Actually, very vocal ito na kontra sa Amerikano. Kontra siya dun sa EDCA. Ha? At maka-China siya. Itong si Governor Mamba ng Cagayan. Dapat anuhin din to, imbestigahan din to eh. Ang lokal na pamahalaan ng Cagayan, pinawi ang pangamba rito. Depensa ni Cagayan Governor Manuel Mamba, bahagi ng programa ng Commission on Higher Education o CHED, ang paghikayat sa mga estudyanteng dayuhan sa probinsya, kabilang na mga Chinese, at tiniyak na dumaan sa tamang proseso. Let us be very objective about this para we could trace out kung anong dapat natin gawin if we do not. Kasi sa akin, napaka-importante po na they should not look at us as xenophobic. Natakot tayo sa mga hindi natin katulad. Dahil we welcome naman natin lahat and we're used to this students coming here. As I was saying, we have the best schools, the best universities. Naniniwala naman si Mamba na hindi banta sa seguridad. Anyway, hindi naman yun sa pagiging xenophobic. Ang sinasabi kasi nitong gobernador ng Cagayan, huwag daw tayong maging xenophobic. Ang ibig sabihin ng xenophobic, sino ibig sabihin Chinese, phobia ibig sabihin takot. Huwag naman daw tayong mag-develop ng takot sa Chinese. Ha? Kasi kapag ganun daw, xenophobic tayo. Ha? Hindi pagiging xenophobic yun. Bahagi yun ng ating paniniguro. Itong governor na ito ng Cagayan, ha? Dapat nga magtaka ka. Si bakit sa probinsya mo pumupunta yung mga Chinese students? Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Dapat nga itong governor na ito, siya mismo nag-i-initiate. Pwede bang kiimbestigahan bakit ang daming Chinese students dito at bakit Cagayan ang napipili nila? Doon pa lang dapat cause for alarm na yan eh. Pero dito, dinadala nito sa xenophobic. Hindi yan pagiging xenophobic. Hindi yun. Pero dapat tayo, maghanda tayo sa mga ginagawa ng China. Kasi malinaw naman, ang China ang isa sa mga ang pinakamalaking threat ngayon sa atin, external threat, ang China. Tapos ganyan, papayagan mo yung ganyan, parang wala ka man lang mapapansin na nakakaalarma dyan, ay grabe itong governor na ito. Dapat imbestigahan din ito. Ah? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Basta po tayo, dito po sa Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumutorgo, Bunyog Pagkakaisa Public Page. Halos araw-araw po, nagdi-discuss ako ng mga topics, mga issues tungkol sa China at sa West Philippine Sea. Para po ma-update ang ating mga kababayan. Okay po, basta po tayo. Lagi po tayong nagtataguyod ng katotohanan. Lagi nating ipaglalaban ang ating nag-iisang mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo, mga kabunyog. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, bunyog.
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.